guys, welcome to my vlog, and we are here in the heart of Pandi, Bulacan, kung saan nahanap tayo ng isa sa a must-try daw to eh. A must-try pastry and coffee shop. So, let's see kung bakit kakaiba tong coffee shop natin. Let's go! Hi, good afternoon. So, eto guys, we have the menu. Tatanong lang natin kung ano yung mga best seller nila and what it's made of. Alright, so, anong pwedeng orderin? I mean, ano yung coffee, mga best seller nila? Okay, sir. For the coffee, best seller po namin si Cafe Mocha and Caramel Macchiato. Kasi guys, tingnan nyo yung presyo. For the hot na 8 ounce, it's only 50 pesos, pinakamahal na is 70. And then for the ice na 16 ounce, pinakamahal is 100. From 70 pesos to 100. So it's really affordable. Well, let's see kung okay naman yung lasa. We'll find out later, guys. Ipapatikim natin. Ipapatikim niya sa atin. And we will judge it. Mga judger tayo ngayon. Okay, and then how about for the toasties? Our best seller would be chiki tuna melt and blueberry cream cheese on the sweet side. Oh my gosh! For the savory, best seller namin is chiki tuna melt. Oh my god, gusto ko to. And my god, 55 pesos lang. Yes. Right, and then the strawberry cream cheese or the blueberry cream cheese, they're only at 45 pesos. So, sobrang mura. So we're gonna try some of it and tingnan natin kung ano yung lasa. So, eh, meron pang isang menu dito. Narapan of cafe. For the non-coffee drinkers, we have the local fruit juices. We have mango bean, tamarind, guava, kayabano. Dalandan. Ah. Sa mga hindi coffee addicts yan, it's nice. And also, pinakamahal na yung 65 pesos. Mango sinim tamarind. Right, so, we're gonna try it too kung available. And then, later, let's see kung paano yung presentation nila and also kung gaano kasarap ang lasa. So, Patsy, I am trying now the Italian affogato. So, ito, this one is made of... Ma'am, saan nga made itong ano to? Vanilla ice cream. A shot of espresso. Espresso? Espresso! A shot of espresso. And... at konting kabog sa dibdib. So, medyo matapang yung coffee niya. Pero, ang sarap nung ano niya, nung... Combination. Oo. Ako nga yung magsasalita eh. Medyo kurang. Hindi, ang sarap nung ano niya. Hindi siya masyadong matamis. At the same time, hindi masyadong mapait. So, I think because yung ice cream, yung vanilla niya is sumama dun sa coffee. It's a perfect combination. So, ano sa akin to? Sobrang... approved to sa akin. And guys, it's only 80 pesos. So that's already 16 ounce. Yeah. No? So, affordable. Ah, wala. Pero ito, ganito kalaki yung serving niya. So, pag tinignan niyo yung mukha ko, tsaka yung baso, that medyo social yung lalagyan. So, and it's really good. I think this is really nice. So, ako kasi hindi naman ako mahilig mag lalabas talaga, pero mahilig ako sa coffee. So, I think you can try this. And they can also order online and it can be delivered, right? Yes, but with avocado, a dining exclusive siya. Ah, yes. Pwede siya mag-melt agad. Right. So, ayun. Tama. Dining exclusive tong mga to kasi may mga ice cream. So, it's better than, you know, if you have time, sometimes you can drop by here sa Patsy's. It's located, sabi ko nga, in the heart of Pandi, we're here in Poblacion, Pandi, Bulacan. And also, napansin ko,
may mga books dito. If you are a bookworm, I think this is the best place for you. Kasi, I know na... Tama ba? Pwede nilang basahin itong mga books na nandito? For free? Right? Wag lang daw pong isa-sharon yung ano, yung mga books kasi mahirap na. Pero ang ganda ng mga books ito, oh. So it has different genre and ayun. Kasi ako hindi ako mahilig magbasa sa book eh. Mahilig lang akong gumawa ng kwento, pero hindi ako mahilig magbasa. So sa mga bookworm, try nyo to. Marami silang variety of different genres and maganda pa yung mga books, oh, in fairness. Kasi, I think yung may-ari nitong, ano, nitong coffee shop na to, she's really a bookworm and she likes to preserve the beauty of the book. So, ayan. Now, hintayin pa natin yung susunod natin in order and let's see kung okay din ba. Alright, so guys, try naman natin yung cafe mocha. Kung nakita nyo, ang ganda ng presentation niya. And then also, it comes with an edible straw made of... pasta ba to? Tapioca and rice. Oh my gosh, tapioca and rice. Ano ba yung tapioca? Sago? Taba ba? O basta yun? Tingnan natin kung ano. Kung... saan ba yung insert? This one, guys, siguro kung ano, hindi kayo mahilig sa masyadong matamis, this is really good. Kasi, you can taste the, parang may chocolate itong ano eh, itong ilalim. Kaya kailangan haluin. And then, at the same time, yung coldness niya is sakto lang, hindi siya masyadong malamig, hindi siya nakakangilo. And yung creaminess nung ano ba yung tawag dun sa masayin nandito sa taas na ano, na parang milk whip, parang hindi naman siya whip na ano, parang foam, ayun, whip foam, saktong sakto siya. So eto, para din siya yung kanina, yung Italian something. Pero this one, mas parang inumin mo ng dire-diretso. I love this one too. So, hindi naman sa dahil dito ako kumakain, kaya ako sinasabing love ko yung lahat ng natitikman ko. Pero ang sarap kasi, and I think if you... drop by here once a week or even twice a month, itatry talagang kayo magsasabi na itry nyo naman yung iba because it's really worth it. And later on, makakausap natin yung may-ari nito para malaman kung ano nga ba yung naging concept nitong Patsy's and malalaman natin kung paano ginagawa yung mga drinks and pagkain nila. So, later! So good. All right, so guys, eto naman ngayon yung tuna melt. So of course, toasted bread and with tuna and cheese inside. So let's find out kung ano kaya ang kakaiba dito sa ano na to. Bakit siya bestseller? Oh, yun eh. Ayun, sarap. Well, it really tastes like tuna. And then at the same time, yung cheese, malalasahan mo talaga. Parang hindi siya tinipid. In fairness naman sa ano, sa... Malamang ko. Parang malamang talaga. Pero masapos siya kainin habang mainit.
Okay. Ito, good. Good to sa akin. Hindi maalat. Hindi rin matabang. And I think maganda tong kainin sa merienda or for breakfast sa mga hindi heavy kumain ng breakfast. If I were you, on your way to work, pwede na kayong order dito. Or magpa-deliver kayo. Kaso, for now, I think it's just within the vicinity yung delivery. Kasi nga, kapag malayo, baka hindi na masyadong mainit. Kasi masarap siya kainin habang mainit. So, this is good. Have some. Mwah. Alright, so ngayon naman guys, makakaharap natin ang owner at CEO, Toroy CEO ng Patsies. Alright, so please welcome Miss Rona, Timakulangan, ano ba yung merit name mo? Kaya pa talaga. Ayan, kaya pa. Ayan. So there. Okay, Rona, can you tell us kung paano nagsimula itong project coffee shop mo? Nag-start siya sa, siguro sa love ko, sa books. Oh. Sa, bookworm kasi ako, so, ayun, dun lang nag-start. Tapos parang, originally kasi, I was planning to start a book hub or a library or study hub. Mm-hmm. Kaya lang nagkaroon ng pandemic, so hindi siya natuloy. So may ano pala siya, hindi pala siya meant, ibig sabihin. And then, parang nakukulangan ako, sabi ko kung magbabasa lang sila ng books dito. Kasi gusto ko lang i-share yung mga books ko, yung personal collection ko. So parang, ang hirap naman ang wala silang minamunch or iniinom man lang. So, yun, doon lang nag-start. So sabi ko, mag-aaral ako mag-coffee. Tapos, aaral ako kung paano mag-start ng coffee shop. Okay. So, yun, para makapag-start din ako ng coffee. And at the same time, last year kasi, nahilig din ako sa baking. Oh. So, para siyang skill na na-unlock ko last year. Accidentally lang din. Kasi I was craving for, I think, lemon square that time. So, tinry ko lang siya. Nanood ako sa YouTube. Ayun, sunod-sunod na. Ang dami na lang nabibake. Then, nabibenta ko na rin siya. So, parang, parang fusion. Lahat ng passion ko, ng gusto ko, books, pastries, at saka coffee. Nagsama-sama ko na siya in one shop. Galing, in fairness. Tapos, ayun niya, I think nakakagutom din magbasa. Oo, ito din niya. Oo, nakakagutom. So, and hindi ako mahilig magbasa siya kasi mahilig siya magbasa. Eh, makakantok pag sobrang ano. So, pag may coffee. Coffee, diba? Right. I like ko magbasa. Oo, and we know naman dito sa Philippines, parang karamihan sa atin mahilig mag-coffee. Mm-hmm. Diba? So, kaya ngayon iba na pupunta pa sa ibang mga mamahaling restaurant. Diba? Para din ang magbasa. Okay, and guys, pag napunta kayo dito, yung amoy nitong restaurant, oh my gosh, it's heaven. Parang amoy coffee talaga. Sa amoy parang magigising ako. Alright, and then I remember last time na ang isa sa mga naging inspiration mo sa pagko-collect ng mga books is yung teacher niyo ng high school, tama ba? Yes, si Sir Yanilo Tan. So sadly, he passed away last year, April 2021. Ang cause of death niya is aneurysm, brain aneurysm. So bigla. So in sudden death. So nag-create din kami ng bangkitin ko na rin na yung ano namin, book drive project, which is yung libreng aklatan. So sinama ko na rin siya, syempre kung may book cafe ako. Naglagay ako ng corner for our book drive project. Pwede mag-donate and then pwede rin sila kumuha ng books na gusto nila. Okay. So, aside from kasi dun sa gusto namin marating yung mga underserved community, syempre binibigyan din naman namin ng chance yung mga kahit hindi underserved or hindi less fortunate. Pwede rin makabayad ng book. Right. So, para naman sa lahat yun. So, yun. And at the same time, pwede rin sila mag-donate kung ano, nabasa nila yung book for so long. Mga gently used books na yes. Willing na silang i-share sa iba. Okay. Alright. And then, so how about the yung process ng
diba, sabi mo, nag-aral ka na ng may coffee, yeah. Tapos pati yung pagluluto. Mm-hmm. Gaano yung ano, yung parang, gaano katagal yung turnaround time na natuto ka, ganyan. Sa coffee, nag-seminar talaga kami nung husband ko. Mm-hmm. Kasi kung gusto mo talagang mag-start ng business, dapat hands-on ka, dapat alam mo talaga yung process eh. So, in-involve ko rin yung husband ko. So, dalawa kami nag-aral on how to manually brew coffee, okay. Basic coffee knowledge, saan nagmula, tapos kung paano mo i-differentiate yung mga species nila from Robusta, Arabica, ganun. So, inaral talaga namin siya, hindi siya yung basta gusto ko lang ng kape, matitigla lang ako. Uh-huh. Hindi, dumaan kami sa ganyang seminar. Siguro, one whole day lang siya, okay. And then, nakaschedule kami for barista training din. Nag-ganun din kami. So, yun, tapos preparation namin dito sa shop, would you believe 2 weeks lang? Ay, talaga? Oo. Tapos nag-soft lunch na kayo? Oo, yun na. Oo. Kasi, pero yung idea, matagal na. I think 2018 pa siya. Kung isipin mo, 2018 pa yung idea na yung income. So, ngayon lang nagkaroon din ng chance na magkaroon ng pang-capital. Right. So, yun na, agad yung pinrioritize namin. Okay. Tapos yung sa food naman, yung sa baking, last year nga lang ako natuto. Mm-hmm. So, gano'ng katagal kang nag-try ng mga ano? Siguro nag-start yung mga March last year. Oo. Okay. Tapos, siyempre, sa umpisa, parang mga mistakes na pa, mistakes na ang dami kong nasayang na arena, ang dami kong nasayang na mga cheesecakes. Tapos yung mga, ako kasi mas in-welcome ko yung mga comments na, ano ba tawag doon? Yung feedback. Mga feedbacks pala, na hindi rin maganda. Oo. Kasi para malaman ko na yung gagawin ko sa susunod. Mm-hmm. So over time, nade-develop naman yung pag-review ko. Mm-hmm. Sabi namin ang comment sa akin na bang tumatagal sumasarap yung gawa. Kasi inaano, may kinoconsider mo yung feedback nila eh. Mm-hmm. Kung masyado matamig or masyado messy or ano, masyado malambot, yun. So, kinoconsider ko yun, inanood ko na yun. So, over, hanggang ngayon, natututo pa rin naman ako. Right. Yun. Tapos man ako, curious lang ako, no? Kasi, with the looks of the food that you served, to us today, medyo ano eh, parang hindi naman sabihin natin na sobrang social, pero it's really nice. It looks good. Pero ang mura, bakit ang mura? Yun kasi yung ano talaga ni Patsy. So, hindi naman sa pagiging arrogant, but we're not here talaga solely for business. Gusto talaga namin i-share, lalo sa mga taga-Pandi, yung mga medyo pricey sa iba. Pero pwede naman namin i-offer ng mas mababa. Para matikman naman nila. Yung right. I mean, matikman naman nila lang sa ganitong halaga lang. Mm-hmm. Tapos, yun. Actually, meron kami paparating yung civet coffee. It's alamig coffee. Yung yes. Coffee luwak. Mm-hmm. Yun, so... From Bohol ba yan? No. From Mount Matutum sa Patabato. So, okay. Yun yung Philippines' most expensive coffee. Yeah, ayun. So, yun yung gusto kong i-share din dito sa atin. Para, di ba, maka-experience din naman sila ng ganong coffee. So, yun yung mga paparami namin na offer. So, more ano talaga kami sharing. Which is good. Kasi, mm-hmm. ano eh, sa totoo lang, sa hirap ng buhay ngayon, di ba, sometimes we feel very sad na syempre mag-itipid tayo, diba? Unlike before na parang may trabaho tayo, so some of us lost our jobs dahil nga sa pandemic, diba? Or kung meron man tayong ipon, medyo nababawasan yon, and hindi na natin natitikman yung mga na-enjoy yung mga dati nating mga gustong bilhin or kainin, diba? So it's nice. Okay. Ano sa tingin mo yung ano, magiging, how do you see this business in the future, like in the upcoming years? Syempre, nandiyan din yung sana, or hopefully, in the next 5 years, may branches na kami.
para madala rin namin sa ibang lugar yung coffee namin, yung pastries. Sa books, medyo, hindi ko sure kasi yung books ko na to was worth, ano yan eh, 3 years of collection yan okay, eh. Yes, even dami. So, matagal ko na siyang naiinipon. So, kung mag-branch out, medyo malaki-laki yung kailangan mo. Kung pati yan, isang tama mo. So, yun yung ano. And hopefully, mag-expand to hanggang second floor. Kasi medyo maliit pa sa ngayon yung space. So, yun yung nakikita ko yung future ng Patsy. And, siguro ito, last question na lang. Bakit Patsy's? Medyo nakakatawa kasi yung Patsy's. So, Patsy's medyo malayo sa Rona, di ba? Oo, sobrang kasi, term of endearment ko sa husband ko nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami was Babsy. Kasi medyo chubs kasi kami. So, Babsy. Ano ba? Ay, hindi. Ano ba? Kaya na-try. Kasi yung husband ko medyo chubby. And then, ako din naman, so, tinawag ko siya na start sa Babs. Super baboy. Then, daging para sweet, Babsy. Gumanti siya. So, gustawag niya sa akin, Patsy. So, yun lang. Doon nag-start. Kasi, tinatawag na niya akong Patsy. Yun yung term of endearment na sa akin. Then, nakasanayan na rin yung in-laws ko. Yung Patsy yung tawag sa akin. So, yun. Para iba din. Right. That's nice. That's very, ano ba, nakakakibig na na pinagsimula ng pangalan. So, well, thank you for inviting us to taste yung tinda nyo. And we're hoping na maging successful. Guys, eto, kasi Rona has been my friend for several years na. Okay, so, More than 10 years na. Oh, ano? Tapos sa 2007, parang gano'n. 15 years? Yeah, so for 15 ay, years. Hindi naman bias yung opinion. Hindi naman. I just wanna explain na ano. Hindi naman bias ng opinion kasi, well, mahilig din ako sa mga ganito. Pero hindi nga ako kasi ano eh, hindi rin ako mag-assess patating sa mga ganyan. Parang like going to expensive. Pero dahil ano, dahil gusto ko siyang matulungan to promote this business. So, ayun. And guys, hindi rin kasi ako ano, I think isa to sa mga characteristics ko na I am very straightforward person na ano, na tao. If I don't like it, hindi ko talaga. Pero ayun na natin yun, di ba? Sobra siyang straightforward. Wala siyang preno. Yun, pero yun niya, kasi parang honesty sometimes, it could hurt someone, pero kung ano yun naman natin, kung isipin natin, even if we will be hurt because of someone's honesty, I think we should take that as an opportunity for us to improve, diba? To change for the reflect. Better. Reflect. Yeah. Iba lang yung nasabi sa akin na nice day. Yes. Tama ba ako? Oo, tama naman. So, yun. Pero anyway, so thank you for inviting us and guys, sa mga taga Pandi, invite ko kayo pumunta dito. Sa anong address ba nito? Number 17 MG Santos Street, Poblacion, Bulacan. So, malapit kami sa Pandi Complex and Pandi Water District. Yun yung mga landmarks. Itong place na to, maliit lang, to be honest, pero comfy. For 2 to 3 Yes, exactly. So, ayun. And, what else? Siguro, for now, maliit pa lang to, pero in the future, I'm wishing you good luck na lumaki pa to, na extend hanggang tama, second floor. So, yun guys, and thank you so much. Thank you. You can invite your future customers na mag-journey sa Patsy's. We are inviting you to visit Patsy. We are a mini library that serves coffee and freshly baked pastries. So you can be assured na freshly baked sila daily and not store bought. Ako talaga yung nagbe-bake. So morning pa lang binibake ko na siya. And then
Yeah, and we also have the corner for giving out Latin book drive. So, kung may mga gusto rin pong mag-donate, pwede po kayong mag-drop off ng donation dito sa Pastries. And also, may nag-inquire na rin, if you're planning to have a small get-together for a group of 3 to 5 persons, kami nag-inquire na ng cap sleeve event for the Ping Pong Fan. So, pwede naman siya, and we are offering a package of 1,500 consumables for 3 to 5 persons, good for 4 hours na siya. So, kasama na doon coffee, juice, and pastries sa 1.5 na yun. Saka free wifi dito. Free wifi, yeah. Free wifi. Yun, and then also, baka meron kayong... let's say slumber party or yung mga small gatherings with the family, try nyo yung mga pagkain nila and the coffee. It's really good. I'm sure mag-enjoy yung company nyo and yung family. Yeah, and we also deliver. Pag Saturday, free delivery kami around Pandi. Pandi lang. Then, kung outside Pandi or medyo malayo naman, we can arrange a tuk-tuk booking for you. So, yun, babayaran na lang nila yung sa tok-tok and then kami na yung bahala sa booking. So, wala na yung hassle ng pagbubuk. Kami na po yung bahala. Oh, that's nice. So, and guys, pwede rin dine-in, delivery, or take-out. Alright, so thank you very much, guys. And I hope you can try the Patsy soon. Thank you. Goodbye.